Para ho sa mga importer at mga bookkeeper na gusto hong i-update, i-upgrade ang kanila o i-upsell yung kanilang mga services sa kanilang mga kliyente, ipag-aralan ho natin kasi ho, mas madali ho kayong matututo ng tax bookkeeping at saka paghawak ho ng mga tax cases katulad ho nitong ipinakikita ko sa inyo. Oh. Sa pamamagitan ng practical na pag-aaral, hindi nyo ho ito makukuha sa universities or colleges, makikita lang ho nyo yan sa YouTube katulad ho ng inyong lingkod sa mga vloggers. Ang university at saka colleges right now ay tinuturing na ayon kay Elon Musk na social gathering lang daw at tinuturing lang na sporting events. Pero kung gusto nyo hong kumita, agad-agad, kahit na kayo ay nasa university o high school, eh, gamitin ho nyo yung YouTube. Ngayon ho, meron ho tayong example dito. Iwasan nyo rin ho yung maging biktima ng mga traditional services. Mag-tax basis services na po kayo. Okay, yan lang po yung aking advice. So, ito ho ay isang final decision on disputed assessment. Ayan po. At ang na-issuehan nun ito ay isang importer. So, kung importer ho kayo, very important na maintindihan nyo ito. So, inaalay ko sa mga bookkeeper, accountant ng importer. Imagine niyo kung gaano kalaki yung deficiency tax. Sa income tax, 13 million. Makasave ka lang ng 1 million dyan, baka meron kang magkaroon ng bonus sa iyong employer. Pagdating, okay, meron lang ako ina. Kung tungkol ho sa mga bookkeeping entry, gusto nyong malaman, ano sir ang bookkeeping entry kung sakasakaling manalo ang BIR dito? Yan, anong bookkeeping entry sa mga yan? Okay. Makukuha nyo yung bookkeeping entry dito. Kung magiging loyalist stamp holder ho kayo, membership holder. At kung gusto nyo naman ho yung makuha yung solusyon dito, ayan, i-upload ko ho dito. Huwag nyo na akong bayaran, kumuha na lang ho kayo ng mga templates dyan, i-upload ko para matutunan ho ninyo, hindi na kayo magbayad sa akin, template na lang, at saka example at explanation, clarification. Yan ho ang kailangan ng tao sa ngayon eh. Huwag na ho kayo sa traditional, kasi yung mga traditional po ay binibidhold yung information. Of course, kailangan natin kumita kaya nire-recommenda kayo na mag-bossing or mag-loyalista po kayo. So, balikan ho natin, pagdating sa withholding tax, 500,000. Sa expanded, 392,000. Improperly, 1.8 million. Sa documentary, 135 at compromise penalty. Ayan. So, sir, ano ba ang pwede natin gawin dito? Wala bang bat dito? Mukhang hindi ko nasama. Ano bang page yun? Page 1, page 2, page 2. Okay, wala atang ink, walang bat. Mabuti naman. Ah, meron. Ito pala. Disallowed input tax, 12,000 lang. Ayan, ito. 12,000. So, anong gagawin natin? Ang una mong gagawin, sir, ibabalidate mo yung mga statement sa details of discrepancy. Ayan. Katulad nito, may result of reinvestigation. So, maganda naman yung nangyari sa reinvestigation. Meron lang reiteration. Ibig sabihin, kulang ho yung ebidensya ng taxpayer. Factual. So, pag-aralan natin yung kaso. Meron daw unsupported expense na 900. Ang nasuportahan is 668. So, babayaran mo pa to. So, ito yung 1.1. Ayan, oh. So, may dalawang ebidensya. May tinatawag na direct. Yung letter A, sabihin natin. And letter B, meron hong circumstantial. Ayan. Okay. So, didiscuss ho natin dun sa bossing yung circumstantial. Support lang daw eh.
eh di suportahan mo. Masusunod na problem, disallowed due to non-withholding. Imaginein mo, sir, ang non-withholding is, ang equivalent niya is 13,204 yung sinisingil. So, ang suggestion ko, bayaran mo yung 204, pay. Ang mangyayari dito, ma-allow yan. So, may savings ka, sabi na natin 13 million times 30%. O, edi at least mga 4 million yan, estimate na tax savings. O. Kapag hindi yan sinabi ng CPA ninyo, ay, ng bookkeeper nyo o lawyer nyo, eh pinagkakaperahan na kayo yan. Okay? 204,000 lang babayaran mo, may savings kang 4 million. Ano entry doon? O, ayan, puntahan nyo yung sinabi ko, loyalista. Unsupported. Ay, disuportahan ninyo. Yun lang po yun eh. Disallowed. Dahil, okay. Maganda, maganda yung naging, wala nang discrepancy sa BAT. Very good. O, 204, bayaran. Yan ang strategy dyan. O, maikli lang pala tong assessment na to. So, gagawin ho natin, mga ka-taxpayer kong mahal, kung tingnan nga natin pa yung iba. Hindi binanggit dito yung compromise settlement na kulang-kulang yung nakuha nating data. Pero dito ho sa final decision is wala. Ah, meron improperly oh. Hindi diniscuss. This is ano entry nito sa libro? Ayun. Ano entry nito sa libro? Paano natin 'to i-re-refute? Pag nalaman nyo yung sikreto ng paano ako mag-refute ng tax, eh, di asset kayo ng company. So, yung kailangan nating mahanap, kulang yung data. So, with that, mga ka-taxpayer kong mahal, magkita-kita tayo sa susunod na video at pag-aralan ho ninyo yung mga bagay na dapat ho yung pag-aralan. At saka dito sa YouTube ko, meron ho dyang pasensya na, kinakamot ko yung ulo ko. Meron ho ako mga live video, check nyo rin, baka makatulong sa inyo. So with that, mga ka-taxpayer kong minamahal, lagi ho kayong maging vigilant, proteksyonan ho ninyo yung kanyong pamilya, empleyado, at yung pong inyong financial. Kasi dyan interesado BIR. So with that, peace and happiness be with you. Kita-kita tayo sa internet.